Ayan na ang aking hipon. So, igigisa ko lang siya dito. And then, pagkatapos ng gisa dito, itatransfer ko na siya doon sa kaldero na may munggo. Then, doon ko na siya lulutuin. Natin ng sweet paprika, asin, at saka konting paminta para matanggal lang yung lansa ng hipon. Black pepper powder ang gamit ko kasi wala akong pamintang buo. Inilipat ko na dito. Dito ko na siya lulutuin sa malaking kaldero. Iting mag-intermission number muna tayo. Alam nyo guys, ngayon dito, kala nyo dyan lang sa Pinas ang mainit. Ngayon na dito, sobrang init. Ngayon yung ano ay nasa between 38 to 40 degrees din dito. Sobrang init. Pag lumabas ka ng bahay, para ka rin nasa oven. Ayun, titingnan ko lang yung aking tanim na kamatis dito. Pero, hindi naman ito mag-ano. Dahil, ng init ba? Dahil, dinibigan ko ito kaninang maga. Kaya, okay sila ngayon. Ayan. So, yun lang ang intermission number muna. Sobrang init. Hindi ako makakatagal dito sa labas. Gawang ang init. Ang init. Kaya ramdam ko rin ang init ng mga tao sa Pinas. Yun nga lang dito, pagpasok mo sa bahay, malamig. Yung kulo na, so ilagay ko na yung kalabasa. Ayan, kalabasa. Ayan, patikimin na naman natin si Rina ngayon ng Pinoy food. Ang munggo, ginisang munggo na may gulay. Ilalagay natin ay ang sitaw. At isabay ko na rin yung zucchini kasi parang pareho lang naman sila ng time na maluto eh. Yung zucchini at saka sitaw.